Dating humahango ng bagong katay na karne ng baboy ang pwesto nila Michael para ibenta sa trabaho market sa Maynila. Pero ngayon, imported na karne na mula Canada ang tinda nila. Simula po yung nagmahal mo yung sariwa, ma'am, iba po ba tumaas po yun? Tsaka yung processing po kasi, ma'am, mas mura po yun. Ayun lang din po yung kayang bili ng mga customer po, ma'am. Tsaka tulad na rin, ma'am, yung mga nagkakarinderiya, ma'am, para po mas makamura po sila. Pero nagbabala ang Meat Importers and Traders Association o MITA sa napipintong pagtataas din ng presyo ng imported na karne pagpasok ng bagong taon. Mapapaso na kasi sa Disyembre ang Executive Order No. 134 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021 na nagpapababa ng taripa ng imported meat. Mula 30 hanggang 40% na taripa, naging 5 hanggang 15% lang ito dahil sa EO. Kaya sa kanilang liham kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kalihim din ng Department of Agriculture, umaapila silang palawigin ang paniningil ng mas mababang taripa bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung hindi ito ma-extend, ayon sa MITA, tataas ng 15% ang presyo ng imported na karne ng baboy na maaaring umabot ng hanggang 30 pesos. Tagtag po rito yung additional cost na dollar cost na mataas. Kung nangyari sa kahit sinong negosyante, ipapass on sa consumer lahat ng additional cost. Ano? Pag hindi na kayang ipass ng cost, hihinto yung importer. So magbabawas ng supply. Pero tutol dito ang Pork Producers Federation of the Philippines at nananawagan sa Pangulo na sila namang mga lokal na producer ang pakinggan sa pagkakataong ito. Kung hindi kasi mahabol ng local hog raisers ang mababang presyo ng imported meat, mapipilitan ang ilan na tumigil sa pagbababoy at mapipilay ang supply sa bansa. Kawawa ang farmers, kawawa ang consumers. So dapat tingilan na yan. Mas hindi yan makabubuti sa ating raisers. Hindi makakabalik yung tamang supply kung yan pa rin ang gagawin ng ating presidente. Sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga bilihin, hindi maiwasang tangkilikin ng mga mamimili kung ano ang mas magaan sa bulsa kaysa sa nakasanayan na. Hirap ng ano ngayon Siyempre dito na muna kami. Pero pag nabalik yung regular price ng siyempre doon na kami kasi sariwa talaga siya. Ayon naman sa Department of Agriculture, hindi inaasahang kakapusin ang supply ng karne ng baboy sa holiday season hanggang sa susunod na taon. Inaasahan na mas sa mataas ang produksyon ito sa katapusan ng taon kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2021. Pagdating sa karne ng manok, inaasahan naman ng DA na magkakaroon ng surplus o sobrang supply hanggang matapos ang taon. Lady Vicencio, ABS-CBN News.